I feel like deserve din ng guy. So yung hahanapin mo is yung perfect for them but not perfect for you. Yeah. Most of the guys on the dating apps, parang they're only looking for one thing. Welcome to BP Talk. Shh. Hi, I'm Kate. I'm Rosie. And I'm Sam. So guys, ano ba yung take niyo sa soulmate? So ano siya? For romantic relationship lang ba or for friendship ba to? For me, it's both. Kasi like your soulmate naman, it can be in a form of, ayun nga, like your friend, somebody like you really connect with. Yeah. So it can be a significant other and stuff like that. So that's my intake. I think yung soulmate, nag-work din siya sa friends. Kasi di parang soulmate kung ano yung parehas mo ng gusto, yes, and beliefs, you know. So I think, di ba kaya tayo may best friend, soulmate din natin. Yes. Same din naman. Kasi parang yung soulmate mo, pwedeng ito yung lover mo. Pwede mo siyang friend. Yes. Mm-hmm. Pero perfect combination if both. Diba? Tama. Yes, that's true. That's true. Ako, mahilig talaga ako sa films. Mahilig ako sa romantic movies. Mahilig ako sa romantic books. Ganyan. So, pagdating sa media, yung soulmate talaga, it sounds perfect. Parang yung image niya, like perfect relationship. As in, like para, time stops ganar and if you're with them. Ganun. Ito yung mga slow motion. Slow motion moment. Kaya yung mga damsel in distress moment. Mga ganyan. The way that the media kasi portrays soulmates is parang, ayun nga, like it's a perfect relationship na there are no, like nothing can go wrong within the relationship. So I feel like that's what's hard kasi growing up, diba parang in fairy tales and stories that we read, it's always like, oh, one day you're gonna find your true love and you're gonna live happily ever after. But in reality, I feel like it's not like that. Ang laging pinaportray is there's a perfect someone for you. Mm-mm. And ganun. Especially sa mga romantic movies nga. One of my favorite TV series is How I Met Your Mother. Ah, yes. And then the whole series, like, inano nila na merong perfect much for you. Mm-mm. And then, di ba, si mother yun. Si mother. Si mother yun. Na parang, nahanap na ni Ted yung perfect partner sa kanya. Kaya nung time na, sobrang fan ako nun, and then, matagal na tong series na to, so hindi to spoiler. And then, biglang nawala si mother. Like, sobrang devastated. Like, hala, pinaniwala mo ako sa kanya. Pag-soulmate, pinaniwala. Pero yan, yun yung ano ko sa, kasi nga fan ako ng mga romance movie and laging ganun yung nangyayari na, di ba may second lead niya? Yes. Kahit sa same drama, yes. Second lead, pero parang mahanap mo yung perfect match for you. Paano ba yun? So yung soulmate ba, sila ba yung parang, sila ba yung, as in yung the one or hindi? As in soulmate lang siya? Parang you know how people believe in like the red string of fate, yes, ganun, something like that. So I feel like that's what, I think it yung is. Soulmate, yung yeah. Parang yun yung perfect. Yes. Kasi di ba parang, I don't know kung, kasi nakita ko rin sa iba na kunwari, merong opposite attracts, di ba? Mm-hmm. And then minsan din sila nagkakatuluyan. Pero yes. Parang sabihin nila, makikita nila yung soulmate nila na parang, they're the same. Oo. Different people. Parang yun yung kasama ng soulmate. Ayun, yung red string. Yeah. Pero kasi ako mahilig ako manood ng K-drama. Usually, pag nakikita ko yung... Ayan so, tayo sa K-drama. K-drama. Sobrang hilig ko. Pag nakikita ko yung... Pag pinaportray nila yung soulmate, sila lagi yung second lead. Yeah. Diba? Na parang, shit. Kaya ka second... tingnan, pero mas in love sila dun sa... Dun sa main... Ay, oo. Oo, sa main. Pero may kita mo yung second lead. Sila yung parang, kasi kita mo meron silang personal connection. Yeah. Kasi sila talaga yung parang siya yung the one. Pero mas pinipili nila yung isa. Yeah. Sa soulmate kasi, instead of, kuwari, yung second lead nga. Yeah. Ang nangyayari kasi sa second lead, siya yung nagiging parang, yung ideal na partner. Kaya di ba, nagkakaroon tayo ng second lead syndrome. Ay, yes. Tapos yung lead, parang siya yung opposite, pero siya yung nagbabalance. Oh. So parang feeling ko, kapag soulmate, parang balance kayo parehas. Like,
partner, gano'n, tugma. Pag soulmate, siya yung parang other half mo. Kasi soulmate, pero usually, yung pinoportray nila, yung napipili nila, is medyo more opposite. Di ba, kawari, pag sa K-drama, yung second lead, kawari, ay, crush ko siya, ganyan, like, perfect siya. Close ka siya. Kahit na yung lead na babae, hindi siya mainhen, pero magpapaka-mainhen siya for the second lead. Kasi, ay, oo, oh, diba? Oh, gets. Dun sa partner niya, sa pinipili niya, siya yun. Yung totoo. Yes. Yung pakitang yung totoo. Yes. Okay, so do you guys feel pressured in finding? Ako, no naman. As in, mas gusto ko munang makilala yung person kesa hanapin ko agad yung the one ko. Kasi parang ano eh, it takes time. True. Gusto ko muna makilala mabuti bago ako mag-decide na, ah, siya na yun. Pero minsan kasi yung, yun nga, if the one yung person, ramdam mo na eh. Yes. Diba? Yes, may ganun. Yes, parang yes. Feel mo na, una kita mo pala sa kanya, ah, siya na to. Oo. Parang iba yung connection nyo. Yes. As in, parang first time nyo pala mag-usa, pero parang antagal mo na siyang kilala. Oh. Ganun yung pakiramdam. Dahil ganiniwala ko sa soulmate, I know na darating siya. Parang ganun. Oo. Kasi parang hindi mo siya hinahanap. Yes. Kaya personal mo lang, mafe-feel mo lang. So, if soulmate to talaga siya, mafe-feel mo lang. Yeah. Yun. So, parang less pressure siya sa akin. Kasi ganun din ako na hindi ko hinahanap. Parang may faith ako. Yes, yes. Oo. I mean naman, I don't feel any pressure right now. No. But ayun, like you guys said, me then, I don't feel pressured. Kasi like my belief naman ever since high school, parang like, ayun, God really made somebody for each one of us. So, in a matter of time na lang siguro. Like, for example, if you're single now, tas jowang-jowa ka na. You know what I'm saying? But ayun, I feel like time will heal everything. Basta ganyan. Yung sa parang society expectation, medyo di naman ako pressured with that. I mean, oo, nakaka-pressure siya kasi parang in-expect nila dapat sobrang perfect yung mamimit mo. Yes. Pero kasi if magpaka-pressure ka with yun nga sa expectation ng society, mahirap eh, di mo mahahanap. So yung hahanapin mo is yung perfect for them but not perfect for you. Yeah. There are families talaga that I see people posting online na, oh, my mom hates my boyfriend or girlfriend ganito because they don't live up to their expectations, which is sad kasi you should be happy with the person that you love and they should respect that. So ayun, I just hate the fact na people or like especially toxic family members, they'll be like, oh, your boyfriend has to be ganito, ganyan. Na parang they have to be family oriented because we're family oriented. Yeah. Like, they have to be religious because we're religious. And that, for me, parang it's nakaka-turn off then. Parang sobrang toxic. So, ganyan, may ganyan din ako before nung single ako. Parang meron akong... Kasi naman na ba yan? Kino ba yung soulmate mo? I think... Pero yun, nung single ako, may expectation din ako, personally. Siyempre na ano rin, parang nadamay din sa societal expectation. Kasi, siyempre yun nga, sabi nga sa family na parang dapat may... Like, kaya ka ng buhayin, gano'n. Dapat... religious, mga ganun-ganun. And, syempre, yung sa media nga, parang ako, personally, may expectation ako na pag na-meet ko si soulmate, that ganito yung moment. Dapat ganito yung feeling. Yes. And kung perfect na siya for me, dapat ganito yung relationship namin. Di ba kasi, sa mga napaparad natin, nababasa natin, na perfect yung relationship, pag ganito yung nangyayari, pag ganito yung ginagawa, blah, 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 blah. But then, nung nakameet ko yung jowa ko, wala lahat ng... Parang, meron akong standard, syempre, may expectation ako. Pero na-meet ko siya, parang, ano, less... Expectations. Parang, mas smooth yung nangyari. Oh. Parang, mas realistic. Unlike before, na di ba may mga dating, ano tayo, parang, huwag mo itong gawin, huwag nang ganyan, para ma-fall siya sa'yo. Parang, uh-oh. But, nawala yung mga dating...
tactics. Yes. Ganon, nung meet ko siya. So, where did you meet your jowa in, like, dating apps or? Hindi. Pero dati nag-try ako mag-dating apps. Tapos, yun, parang, nung nag-dating apps ako, parang in-expect ko na yung guys yung laging mag-move. Ah, yes. Sila yung laging unang magme-message, ganyan. But yung boyfriend ko, hindi ko siya na-meet sa dating apps na parang friend of friend. Ah, okay. And, I feel like that's what's best then. Kasi with dating apps now, parang you never know eh. Like, it's so scary. Like, ayun, I don't know if you watched Tinder Swindler on Netflix. I know, very well. Yeah, so parang, syempre me then I tried before. But then, it's so hard kasi most of the guys on the dating apps, parang they're only looking for one thing. If you know what I mean. Yes. So, it's not for me. Kasi me talaga, I'm such a hopeless romantic. And I really date to like marry. Yeah. Na-try ko dati mag if this what. Oh yes. 'Di ba parang ikaw yung mag. Yeah, the girls. Oh my god, the yung ba ko ng nag-pain ko ng dati for how many months? Tapos kasi kumusta naman yung mga yung talagang pinakamahal, ganun. Oh my God! Oh my God! Pinakamahal kasi, makikita mo kung sino yung mga nag-check the profile. Ay, true. So, ang dami-dami. Tapos, mamimili ka doon, sino yung message mo, ganyan. Wala akong message. Nakikita ko lang. Pero kasi, ay, dapat sila yung mag-message. Yeah, I'm like that. Ganon. So, ay, okay. Niloko yung sarili ko. Hindi ako apps, ganon. I never tried dating app. Pero nakita ko siya, syempre, yung mga friends ko. Mm-hmm. Swipe nila dyan. Pero kasi parang sabi ko, ayoko ma-meet yung i-date ko na person sa dating app. Kasi baka mamaya, iba lang yung habol sa akin. Mm-hmm. Diba? Parang scary. Kasi gusto ko, as in, parang face-to-face. Na talaga para mas makilala ko. Oo, parang na-encourage lang ako mag-dating app nun kasi marami akong friends na doon talaga nila nahanap yung soulmate nila. Double. Oo, kasi doon na nagpakasal na yung mga friends ko. Wow! Or, talagang long-term relationship. Kaya parang sa'ko, okay, try natin, ganun. Pero yun nga, dahil nga, personally, mas gusto ko pala yung acquaintance. Ah, yeah. Slow burn, kumbaga, na relationship. Yeah. Kasi date to marry din ako. Mm-mm. Ayun, nagsayang ako ng pera sa so, paano? Okay ba sa inyo yung kayo yung nag-first move? I know. I'm so pa-bebe. The guy has to be the one to make the first move. I can't. How about you? Eh, kasi old school din ako. Gusto ko na... The guy is the first move. Isa sa mga na-learn ko. Parang ang dami ko experience. Pero hindi ba dami experience ko. Pero kasi, before ko, sobrang in love naman. Before kong ma-meet yung boyfriend ko, ganyan ako, like, super pa-bebe ko talaga, na parang hinihintay ko lagi yung lalaki na mag-move, na mag-message, ganyan, kahit gustong-gusto ko siya. Oo. Pero, parang, na-learn ko rin na sometimes, it's okay. Hindi din natin being honest. Although, hindi ako yung talagang unang nag-a-approach na, ay, gusto kita. But, pag nag-uusap na kami and may mutual understanding na kami, parang I allow myself to be honest sa sarili ko. Kahit na, kaya miss na miss mo na siya, gusto mo pagkita. Pero hintayin mo muna siya. Wala si ito. Pero, nung tinry ko nga na, okay, sige, magsabi na ako na, okay, kita tayo, ganyan. Mas nagiging okay, I feel like, deserve din ng guys. Oo, yes. Yun, magkaroon ng effort. Ako, any naman ako, I mean, pwede naman kahit hindi yung guy yung mag-first move. Pwedeng ako din yung mag-first move. Kasi, I believe na, if walang mag-first move dyan, walang mangyayari. Eh, paano pag gustong-gusto mo na yung person? Oo. Yes. Diba? What if you come on too strong? That's like my biggest fear. Kasi me kasi, if I like somebody, as in, I show it. And that's like what's so scary. Kasi what if the guy is just like, no. She's coming on too strong. If ganun yung feeling,
he doesn't like you. Okay. For real. For me, okay lang na mag-first move if you feel like you nasa same page kayo. Okay, okay. Pero if you feel like hindi ka gusto ng someone and then mag-first move ka, feeling ko yun yung mahirap. Sakit na nun. Oo. Wait. Love is easy. Hi! Love is hard. Nakakatakot pagkaroon ng family. Yes. Yung family mo kasi ang dami na nga nating trauma.